Gaano nga ba kalakas ang Devil Fruit ni Jess Drake? Ano nga ba ang may tutulong neto sa kapitan ng Straw Hat Pirate? Hello and welcome sa ating channel. Ako nga pala si Sakata. Ngayon nga ay kikilalanin natin maigi si Jess Drake. Lahat nga ng sasabihin ko dito ay base sa aking pagsusubaybay sa One Piece. Babala lang ang ibang sasabihin ko dito ay non-canon sa One Piece. Kumbaga hindi talaga siya kasama sa istorya ng One Piece. Isinama ko na nga rin ang ibang trivia patungkol kay Jess Drake. At kung interesado ka nga ay tapusin mo itong munting video. So first, bago tayo magsimula ay huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil nag-upload tayo dito ng spoiler, top 10 at review at madami pang iba na patungkol sa anime. At kung di mo pa ako napapalo sa Facebook ay follow mo na ako dun. Bale, ilalagay ko na lang yung link ng description sa ibaba. Bago nga tayo magsimula ay ito muna ang ating maikling intro. Red Flag X Drake. Ito nga ang bansag sa kanya na sumisimbolo sa social revolution o red warning. Si Jess Drake din ay isang dating marines na tumiwalag sa kanyang posisyon bilang isang rare admiral para itatag ang Drake Pirates. Ito nga ay pinamumunuan ni Jess Drake. Siya ay isa sa 12 pirata na tinatawag na worst generation. At bago ang 2 years time skip ay nagkaroon nga siya ng bounty na 222 billion berries. Malapit din si Jess Drake kay Sengoku, kagaya ni Corazon na kinupkup ni Sengoku dahil nawalan nga ito ng ama at ina. Ay ganito rin yung ginawa ni Sengoku kay Jess Drake. Nung nawalan siya ng ama, inako nga ni Sengoku ang lahat ng responsibilidad. Si Drake ay anak ng isang dating marines. Kinalaunan na yung naging isang pirata rin yun. Yun ay walang iba kundi si Diaz Barrels. 30 years ago nga, ay nasa Minion Island si Drake kasama ang Barrels Pirate na pinamumunuan na Diaz Barrels para ibenta ang OPOP Nomi sa halagang 5 billion berries. Ngunit nahuli nga sila ni Don Quixote Don Flamingo gamit ang birdcage. At dito pinatay ni Don Quixote Don Flamingo si Diaz Barrels sa pagtatangka ibenta ang Devil Fruit na OPOP Nomi sa Marines. Pagkatapos nga ng insidente sa Minion Island ay naging Marine si Drake. Tumaas nga ang ranggo ni Drake sa pagiging isang rare admiral. At kabilang nga rin si Drake sa lihim na organisasyon ng Marines na tinatawag na Swords. Naging undercover nga si Drake bilang isang pirata. Sa SBS Volume 64, iginuit ni Oda ang mga supernova bilang mga bata. Ipinakita dito si Drake na nakasuot na punit na uniforme ng Marines na nagpapakita ng paghanga niya sa mga Marines simula nung bata pa lang siya. Ang kaulugan nga ng larawan na ito ay yung paghanga niya sa ama niya na si Diaz Barrels na isang dating Marines. Mabalik nga tayo kay Drake. Ang unang appearance nga ni Drake ay noong sa Bodhi Archipelago kung saan pinakilala ang mga supernova. Makikita mo to sa chapter 498 kung saan makikita natin ang ilang supernova na si Killer at Turuj na kinakalaban si Drake. Si Drake ay may pambihirang lakas. Nakita naman natin ito nung na-i-block niya ang magkasabay na suntok mula kay Uruj at Killer. Nakapwa kami membro niya sa Worst Generation. Hinarap nga rin ni Drake ang isang pasipista na nilikha ni Dr. Vegapunk. At dito, una nga natin nakita ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruit. Nakain ni Drake ang Ryuryu no Mi, Model Allosaurus, isang ancient Sowan type Devil Fruit na nagpapahintulot sa kanya mag-transform into Allosaurus at kalahating Allosaurus na hybrid kung gugustuhin niya. Nung pinadala nga si Admiral Kisaru doon sa Sabaw de Archipelago na kung saan mag-isa nga lang hinarap at pinatumba ni Admiral Kisaru ang iba pang Worst Generation kasama si Jess Drake na kung saan isang sipaan nga lang ito kay Admiral Kisaru. Pinakita nga ni Drake ang kanyang kakayahan sa paggamit ng armament haki nang madali niya matalo si Karibu, isang Logia user. At dalabasa nga rin si Drake sa paggamit ng Kenbosuko haki o Observation haki. At ang second appearance nga ni Drake ay doon sa Post-War Arc kung saan makikita natin si Drake na nakasuot ng scarf na nakatali sa kanyang leeg. Napunta nga sila sa bahagi ng New World sa pinakamalamig na kontinente. Naengkwentro nga nila Drake ang isang subordinate ni Kaido na si Iron Snatch, isang member ng Beast Pirate na nagtatrabaho bilang isang guardian ng isang emperor. Pinaulanan nga sila neto ng patusok na yelo. At dito nga makikita natin si Drake na inaantay lang ang mga susunod pang mga mangyayari. Habang ang kanyang crew na gustong gusto nang umalis sa isla ay siya ay kampante pa rin. At dito nga sumulpot ang isang isla na nakatago na binabantayan ng isang guardian. Nagpakita nga kila Drake ang subordinate ni Kaido na si Snatch. Sinabi neto na gustong gusto nga raw ni Kaido ang isla na napuntahan nila. Ito ay nasa mapa ng New World. Kahawig lang ito ng Drum Island na tinirhan ni Chopper. During time skip nga si Drake ay sumali kila Kaido at sa mga Beast Pirate at naging isang Shinuchi. Kapag trinanslate mo nga ang Shinuchi sa wikang Ingles
ay ang lalabas ay headliners. Ang Shinuchi ay ang responsable sa pamumuno sa waiters, pleasurers, at lower gifters. Bali sila yung nakakain ng smile fruit na ginawa ni Caesar the Clown. At isa din si Drake sa Tobiroppo, isa sa malakas na subordinate ni Kaidou. Tumulong nga rin si Drake sa pagsira sa Amigasa Village sa Wano Country. Bali gagawin na lang natin ng separate video ang Tobiroppo para hindi humaba ang ating video. Mabalik nga tayo. During Death Rose Arc nga matapos ang pagkatalo ni Don Flamingo, ay binasa ni Drake ang tungkol sa pagkapanalo ni Nalupi at Lo mula sa isang pahayag sa dyaryo. Sinabi niya nga dito na pinatay ni Don Flamingo ang kanyang ama, ngunit hindi siya nagtanim ng sama ng loob. At makikita nga natin ulit si Drake sa One Piece Stampede. Isa itong non-canon o hindi talaga siya kasama sa storyline ng One Piece. Si Drake kasama ang kanyang mga tauhan ay dumalo sa Pirate Festival sa Delta Island para lumahok sa pangunahing kaganapan at makuha ang log post patungo sa Laptail na iniwan ng hari ng mga pirata na si Goldie Roger para mahanap ang One Piece. At ang next appearance nga ni Drake ay dun sa Wano Arc. Sa Flower Capital ay pinadala si Drake at si Peach One upang parusahan ang isang may-ari ng tindahan na soba dahil sa pagbubugbog nito sa ilang tauhan ni Kyoshiro, isa sa 9 scabbards. Sinamahan din sila ni Hawkins. Kinabukasan pinangunahan ni Drake at ni Hawkins ang isang grupo upang salakayin ng isang bathhouse at hanapin ang mga tao nagpapakalat ng Crescent Moon ng Kosugi family. Pumasok nga si Drake sa isang banyo matapos marinig ang presensya ni Sanji. Nakita nga siya ni Drake at Hawkins na nakasuot ng steel black raid suit. Matapos makatakas ni Sanji, ipatuloy lang sa pagpatrolya si Drake at Hawkins sa kabisera. Kinalaunan ay nagbantay si Drake at Hawkins sa bilangguan sa Risatsu District kung saan nga kinulong si Shimotsuki Yasui na nakatakdang bitayin. Tukat dalong story, nang sinubukan ni Shogun Kurozumi Orochi na patayin si Toko pagkatapos bitayin si Yasui, ay nasaksihan ni na Drake at Hawkins si Naroronoa Soro at Sanji na niligtas ang isang babae at si Toko. Bali si Toko nga ay ang anak ni Yasui. At dito nga ay makikita natin si Drake na nagtransform sa kanyang Asian Sowan Devil Fruit na tinatawag na Allosaurus. At patuloy nga sa pag-atake sa kanya si Sanji, matapos ibigay ni Sanji si Toko kay Usopp, ay nampas ni Drake si Sanji gamit ng kanyang buntot. At ang third appearance nga ni Jess Drake ay doon sa outskirt Ebisu Town, kung saan kinausap niya sa Denden-mushi si Kobe, isang rare admiral at membro din ng Swords. Dito nga ay ni-reveal na si Jess Drake ang kapitan ng Sword, isang top secret special force o espiya ng Marines. Dito nga ay pinag-uusapan nila kung paano makakapasok ang Marines sa Wano Country. Sinabi nga ni Kobe na maraming araw kailangan pang hawakan, kahit ang ibang Marines ay nahihirapan na. Dahil nga kung maalala natin, inabuwag na ang Seven Warlords of the Sea. Nabanggit din ni Kobe kay Drake na tulad nga raw ng kanilang plinano, ang Navy nga daw ay hindi dapat makisangkot sa kung ano ang nangyayari ngayon sa Wano. Dahil wala na nga raw silang sapat ang sundalo para lusubin pa ang Wano. At dito nga sinabi ni Drake kay Kobe na nagkaroon nga raw ng alyansa kay Big Mom at Kaidou na hindi naman alam ni Kobe. At nasabi rin ni Drake kay Kobe na nakita niya nga raw ang Cypher Zero sa Wano, which is totoo naman. Nandito nga sila para sa malaking negosyo ng world government. Yun ay walang iba kundi ang paghuli kay Nico Robin, ang huling nakakabasa ng Red Pony Clips. At tinanong nga ni Drake si Kobe kung saan nga raw siya patungo. At dito nga sinabi ni Kobe na huhulihin niya nga raw ang Pirate Empress na si Boa Hancock. Patungo sila sa isla ng kababaihan sa Amazon Lily. Dahil kung maalala nga natin, nagbago na ang sistema ng Seven Warlords of the Sea. At ang huling appearance nga ni Drake sa anime ay doon sa episode 1001 at 1002. Isang magandang animation ng Toei Animation. Dito nga ay kinakausap ni Wusu si Drake kung saan pinunta nila ang kwarto ni Queen. At dito tinutukan nila ng armas si Queen. To cut the story, ay binaril ni Wusu si Drake. At dito sinetap nga lang siya ni Queen. At nabasa nga ni Hawkins ang kanyang fortune card. Sinabi nga ng kanyang fortune card na 1% nga lang daw ang tsansa na makaligtas pa si Drake. Bumbo naman ang kumpiyansa ni Basin na sinabi kay Drake na masyado nga raw siya mabait para sabihin pa yon. At dito nga kaya nalaman ni Wusu na traitor si Drake dahil nga nung nakatakas si sa Flower Capital ay si Drake ang naiwan nagbabantay noon. Which is totoo naman na pinakita ito sa flashback na si Jess Drake talaga may kagagawan sa pagtatakas ni Lo. Dahil si Drake nga lang ang nag-iisang gwardya noon, ay walang ibang pagbibintangan kundi si Drake, hindi ba? Dito nga ay tinatanong ni Uso si Drake na kung sino nga ba talaga siya. Sinabi ni Drake na wala nga raw siyang sasabihin kahit buhay niya pa ang kapalit. At sinabi ni Queen na hindi nga raw nila papatayin si Drake bagkos ay ito torture ito ni Queen. At sa next scenes nga ng anime ng One Piece sa episode 1001
1, ay makikita natin dito si Zoro na hinaharap ang isang number na si number 5. Biglang ang tumakbo si Luffy papalapit sa isang numbers. At dito makikita natin ang napakagandang animation ng Gearport Bounce Man ni Luffy. At dito pinakita ang kalagayan ni Jess Drake sa kamay ng Beast Pirate. At dito naalala ulit ni Jess Drake ang sinabi sa kanya ni Kobe patungkol kay Luffy. Dito nga'y sinabi ni Kobe na si Luffy nga raw ay may kakayahang manghikayat ng mga tao. At dito nga'y naglabas si Drake ng isang granada at inagis niya ito kay Queen. At dito nga'y matagumpay siya nakataka sa isa sa calamities na si Queen. At dito nga'y makikita natin ang hybrid form ni Jess Drake. Tumalon nga si Drake sa isang bintana at nagkataon nakapwesto doon ng isang number na babagsakan ni Drake. At nandito rin si Luffy. At dito nga'y sabay silang umatake sa dalawang numbers gamit ang Excalibur ni Drake at Kong Gun naman kay Luffy. At dito nga nakita ni Drake si Luffy. Inihiling nga ni Drake kay Luffy na hayaan nga siyang sumali sa panig ng alyansa ng Samurai Alliance. Dito nga ay walang tiwala sa kanya si Zoro, Franky at Jinbei. At nakipag-away nga si Zoro kay Drake. Sinabi nga ni Drake kay Luffy na lumalaban nga daw siya sa isang dahilan at sa isang rason. To cut the story, dito ay pumayag nga si Luffy na makipag-alyansa sa kanila si Drake. Kahit napakahirap talaga na itong pagkatiwalaan, hindi ba? Ang pangalan ni Jess Drake ay hango sa totoong tao noong 16th century. Isa nga siyang English adventurer at privateer. Yun ay walang iba kundi si Francis Drake. At bago tayo magtapos, mag-iwan muna ako ng isang tanong. Sino sa tingin mo ang makakatalo kay Marshall D. Fitch? I-comment mo yan sa baba para ating malaman. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel na Sakata Review PH, ay magsubscribe ka na. At kung nagustuhan mo naman ang video ito, ay mag-iwan ka na dyan ng like dahil ang laking tulong na nga niyan sa ating channel. At kung di mo pa ako napapalo sa Facebook, ay follow mo na ako dun. So yun lang, mag-iingat kayo palagi. See you sa ating next video.